Habang tayo ay tumatanda, karamihan sa atin ay nagiging makakalimutin na rin o yung may mga tinatawag na age-related memory loss. Dahil bukas na ang World Brain Day ay magbibigay sa atin ng tips kung paano nga ba natin ma-improve ang ating memorya at brain functions. Ang magbibigay sa atin ng libreng telemed para sa umagang ito ang mga neurologists at kapwa Board of Governors member ng Philippine Neurological Association na sina Dr. John Handumon at Dr. Mark Anthony Santa Maria. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa mga manunood. Ayan, good morning, Doc. Opo, Doc, as we age, Doc, ano ba yung pwedeng mangyari sa ating utak o yung ating memorya? Ano po yung neurological diseases na pwede natin pong makuha? Okay. Pag tumatanda din po ang utak. Meron pong mga changes doon, tinatawag nating neurodegenerative changes, kagaya ng Alzheimer disease, wherein merong mga amyloid plaques at saka nasisira yung mga tau proteins na nagdideposito sa utak. Kaya nga, dahil dyan, sa pagdeposito nito, ang komunikasyon between neurons ng utak ay nasisira at eventually ikakamatay ng mga neurons sa utak. Kaya yung mga pasyente po natin na may Alzheimer disease ay makakalimutin. Meron po silang significant cognitive and behavioral changes that affect their activities of daily living, their social and even occupational functioning. Kaya ito, sa iba namang mga sakit na makukuha natin sa pagtanda, kagaya din ng Parkinson's disease, this is also a movement disorder wherein may mga parte po din ng utak na nasisira na hindi na nagpo-produce ng dopamine. Kaya po ang pasyente with Parkinson's disease ay nahihirapan maglakad. Para po silang mga robot kung maglakad at nanginginig din. So, para po hindi po na yung mga ma-prevent po yung mga sakit na ito or maiwasan, although may genetic predisposition din po ang mga sakit na ito, kailangan po natin talaga ng healthy lifestyle. So, tamang pagkain po, exercises, at kung meron po tayong sakit na hypertension, diabetes, high cholesterol, kailangan po natin itong makontrol. Kasi ito po ay mga risk factors for us to develop this Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and stroke. Nakasama din po ng mga sakit na dala po ng ating pagtanda. Okay, Doc, lahat naman tayo tatanda, no? Pero as much as possible, gusto natin kahit tumatanda na tayo, maging sharp pa rin yung ating isip. Ano po ba, Doc Mark, yung mga tips o advice na maibibigay ninyo sa ating mga ka-RSP on how can we improve our memory and brain functions? At paano po ba tayo makakaiwas sa iba't ibang neurological diseases na maaaring makuha natin? Okay. So, maraming salamat sa tanong na yan. So, kagaya nga po ng sabi ni Dr. John na minsan ang mga sakit na yun, yung mga Alzheimer's, talagang dahil sila ay mga neurodegenerative diseases, so habang tumatanda talagang lalo na kung meron tayong lahi, no, magkakaroon tayo. Pero kung ating ginagamit yung ating utak, no, so yung mental stimulation, so palagi tayong active, mentally, of course, kasama nga po yung sabi ni Dr. John na physical, yung healthy lifestyle, kailangan yun po yung mga paraan para ating talagang ma-make sure na sharp pa rin tayo. Kasi kung tayo ay halimbawa na palaging ano lang, yung nanonood lang TV, walang ginagawa, hindi tayo active, so passive yun eh. So hindi tayo nagkakaroon ng active stimulation ng ating brain, ating mind, no? So pag tayo po ay, ang pinakasimpleng ginagawa natin is yung conversations, yung nag-uusap tayo kung ating mga kasama, nakikichismis tayo sa mga kung ano-ano, tsaka yung mga bagong mga balita or what, no? And active tayo, so we're striking conversations, yung sabi nga nila, yung mga crossword puzzles, yung mga sudoku, yung mga ganun, no? So if we keep our mind very active and ginagamit po natin siya, so it remains to be sharp and together coupled with yung ating healthy lifestyle, no? Yung
ating kailangan malaman kung meron tayong mga ibang sakit, high blood, diabetes, and everything. No? So it will make sure that our brain health will be very on top shape, on good shape. No? At the same time, siyempre, kung tayo po ay may mga nararamdaman, kahit mga paunti-unting kalimot o yung mga may konting sinyalis na, may mga sinasabi na yung ating mga kamag-anak na may mga ganyang simptomas na, maaga tayong patingin sa mga neurologist o sa mga doktor kasi early prevention is always the best cure, sabi nga nila. No? Mm-hmm. Nakakatakot naman, Audrey, yung mga paunti-unti na nalilimutan. May mga ganyan ano ka ba? Yung parang minsan... Moments, ano? Oo, moments. Oh, minsan hinahanap yung cellphone mo pero nasa bulsa mo pala. Mm-hmm. Yung mga ganun. Doc Mark, bukas po yung celebration ng World Brain Day. Bakit po mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong klaseng pagdiriwang? Okay. So, every July 22 po, no, worldwide po ito, no, meron po tayong World Brain Day. So yan po ay sinimula ng World Federation of Neurology at tayo po sa Pilipinas, yung Philippine Neurological Association. So kaakibat natin po yung WFN, yung World Federation of Neurology, para i-celebrate to yung World Brain Day. So it's an awareness campaign. So sabihin, itong araw na ito, talagang isa yan sa parang palatandaan natin na kailangan natin pangalagaan ang ating brain, ang ating utak, brain health. Kasi pag tayo po ay, yung sabi nga po ni Dr. na may mga karamdamang neurological o mga brain diseases na pwedeng mag-cause ng mga disabilities o kapansanan. No? Hindi lang po yung Alzheimer's, ang madalas po dyan yung mga stroke. No? Ang mga pasyente na i-stroke talaga nagiging permanenteng hindi nakakagalaw, baldado, yung ganon. Pero ang maganda kasi sa mga ganitong condition, they're very much preventable. So, para ma-prevent mo siya, kailangan alam mo. You have to know ano yung mga simptomas, ano yung mga dahilan para magkaroon ng ganitong karamdaman. So, itong advocacy campaign natin, yung World Brain Day, will make sure o para makasigurado po tayo na tayo po tayo mga Pilipino ay aware o alam natin na may mga ganitong sakit at kaya po itong ma-prevent o maiwasan. Yun po. Okay, Dr. Jonah, ang tema po ng World Brain Day this year ay pagdating sa kaalaman, sa kalusugan ng utak at kapansanan, walang iwanan. Gaano po kahalaga, Dr., na may sapat na suporta ang mga may karamdaman sa mga may karamdamang neurological sa Pilipinas? Okay. Kaya nga po talagang yung Philippine Neurological Association ay kasama po itong ating campaign, advocacy, an awareness campaign on World Brain Day. Kasi marami po sa ating mga tao ang hindi po alam kung sino po ang lalapitan, kung meron po silang kapansanan sa utak. So kagaya nga po ng Alzheimer, akala nila normal na katandaan lang yon. So if we advocate and improve their awareness, so malalaman na nila na kailangan nilang magpakonsulta sa doktor para maagapan. Okay. Sa mga ano naman agencies, marami pong this is an intersectoral din po yung ating efforts for awareness. Kagaya din po ng World Health Organization, they ano yung intersectoral global action plan on neurological diseases like epilepsy, stroke, Parkinson, dementia, kasama ang Alzheimer's at mga developmental disorders. Kasi kailangan talagang ma-improve ang awareness ng mga tao tungkol sa mga diseases na ito. So marami namang nagtulong-tulong ng mga organizations to support no this campaign. So hindi lang tayo sa Pilipinas, kundi ito ay worldwide activity, sabi nga ni Doc Mark. Ayun, opo. Ano-ano po ba, Doc Mark, yung mga activities na inihanda ng PNA para sa pagdiriwang ng World Brain Day bukas? Okay. So, meron kaming dalawang target na mga populasyon. Siyempre, yung mga doktor, mga healthcare practitioners, no? Hindi lang mga neurologists, yung mga general practitioners, internists, mga nurses, no? So, meron kaming mga webinar, may mga lecture series kami para malaman nila, at least may idea tayo what is brain health, ano yung mga karamdaman na pwedeng makuha kung ating mapabayaan ang ating health sa brain, no? Yung kalusugan sa utak. And then syempre meron tayong ang ating target, syempre yung tayo mga Pilipino, no, yung mga ating mga pasyente. So
sa mga susunod na buwan, marami kaming mga activities. Ang Philippine Neurological Association, meron kaming mga activities para awareness din, no? Awareness campaign. So, this coming November, si Dr. Joanna po ang aming in charge. No? Meron tayong Neurology Week. So, every second week on November of every year, no, ang meron po tayong Neurology Week kung saan pinapangalahalagaan po natin ang kalusugan ng ating brain. No? So, yun po, simultaneous lectures yun all over the Philippines. No? May mga neurologists na in charge doon. And then, every now and then, meron po tayong mga yung, ang tawag po namin is yung Neurology to the Periphery. So yung pag sinabing Neurology to the Periphery, yung mga doctors po natin, ng mga neurologists, pupunta po sila sa mga malalayong parte ng Pilipinas. Batanes, Romblon, yung mga ganun, no? Para magbigay po ng lectures, no? Tungkol sa stroke, sa dementia, tsaka sa mga ganong klaseng condition. Pagkatapos ng isa ring activity namin, meron kaming tinatawag na teleneurology. So, para doon sa mga areas na walang mga neurologists, may mga general practitioners, may mga doctors, pwede po kaming makipag-communicate via ito po, via parang telecommunication, via video call, para makatulong po kami. So, yun po yung mga general activities po ng Philippine Neurological Association, at meron pa po mga sumusunod sa mga the next few months. No? So, antabayaran po niyo yan. Okay, Dr. Joanna, isingit ko lamang to, no? Kapag ikaw ay napansin mo na masyado ka nang nagiging malilimutin lately, effective po ba yung mga nabibiling over-the-counter na mga gamot or mga brain enhancer sa mga drugstore? Okay. Sa mga, ang ibig mo po pang sabihin, yung mga parang supplements po. Yeah. Pinatawag nilang mga memory supplements. Mm-hmm. Sa mga vitamins at supplements, wala pa pong evidence talaga na nakaka-prevent sila ng Alzheimer disease. Wala pong, may ginawa na pong large trial about that, pero hindi po napakita na beneficial o may benepisyo po yung mga supplements na nabibili over the counter. Mm-hmm. Hindi po natin masabing okay, dahil hindi naman, yun nga, wala pong evidence. Pero po, kung I emphasize na may healthy lifestyle tayo, kakain tayo ng tama, marami vitamins, then, at saka fruits and vegetables, at exercises. Yun po, not only physical exercise, but also mental exercises. Sabi nga ni Doc Mark, na maglalaro tayo ng mga bingo, mahjong kung pwede, para ma-exercise din ang utak. Yun ay mas epektibo po. Again, bilang panghuli, Dr. Joanna at Doc Mark, ang inyo pong mensahe o paalala, ang inyong imbitasyon na rin, ano, na makibahagi sa World Brain Day. Okay, sa atin pong mga manunood, kapag po tayo ay may na karamdaman sa utak kagaya ng stroke, no, mga pagkakalimutin or nahirapang maglakad, wag po itong ipagbalay, walang bahala, no, parang don't take it for granted. Look for approach your doctor, your family doctor, and consult about these diseases. Kasi pwede po nating maagapan. Yun lang po. Maraming salamat. Doc Mark? Ayan. So, kagaya nga po ng sabi ni Dr. Joanna, so, wag nating ipagpawalang bahala, no, kung meron tayong naramdaman. No. Ang brain health po, no, ang kalusugan sa utak, isa po yan sa mga importanteng parte ng ating katawan, at kailangan po natin pangalagaan. At ang mga sakit na nadudulot ng mga karamdaman sa utak ay very preventable, o kayang-kaya pong iwasan. So, kailangan po talaga nating pagtuunan ng pansin ang mga sakit na ito. At kami naman po, ang inyong mga doktor, kaakibat niyo po kami sa ganitong mga kondisyon, agaya nga po ng ating tema ng World Brain Day, no, pagdating sa kaalaman at sa kalusugan sa utak at saka dun sa kapansanan at sa mga disabilities sa dulot po nito.
ay wala po tayong iwanan. We are in this together in your fight for brain health and its benefits. Now, yun po. Alright, muli po ay nakasama natin sina Dr. Jonah Handumon at Dr. Mark Anthony Santa Maria ng Philippine Neurological Association. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng libreng telemed. Ingat po kayo.